Silipin natin yung tama ng sump. Ayan, no? Kitang-kita niyo. Ayan, leak. Ayan, ang tama natin. Okay. May dumating na package from KYB Philippines. Madami to, madami. Unbox natin. Yun mga kosa, what's up sa inyo? Magandang hapon. Ngayon is mag-unbox tayo ng mga pinadala ni KYB Philippines sa atin. Sa kasamaang palad, nasira ang ating shock absorber sa ating Hyundai Tucson. Yan, so kapag taga dito ka, wala ka Marilao, Luzon, may Kawayan, may mga parte talaga ng Bulacan na sobrang malubak. So kaya kailangan yung kotse mo eh magandang klase ang shock absorber, may mga suspension support, bago lahat para mas matagal ang gamitan. Okay? So ito naman sa akin is almost 12 years na bago nasira yung isang shock niya sa harap. So, umorder tayo ng front shock absorber sa KYB Philippines. Yan, salamat po. KYB Philippines. Front shock absorber KYB XLG. Yan, for Hyundai Tucson. Sobrang bilis ang delivery. In-order ko siya ng Wednesday. Dumating siya ng Friday. Wednesday. Thursday. 2 days lang. Okay? So, ito yung front shock absorber para sa Hyundai Tucson. Ayan. So, secured naman ang package niya. Naka-bubble wrap. And, nga pala, hindi lang shock absorber ang ating order sa KYB Philippines. Umorder din tayo ng, syempre, sama na natin yung rack end, tie rod end, rack end and tie rod. Tsaka ng, yung sa ibabaw, shock mounting with bearing. Kumbaga, para kompleto. So, ito naman yun. Yeah, from KYB din. So, all KYB products. From KYB Philippines. Bakit KYB? Kasi trusted brand na KYB. Yung big bike ko sa likod, si GT400, KYB din ang suspension niya. So, unbox na natin ito, mga idol. Time. So, shout out nga pala. Again, please subscribe and like my channel. Give it a thumbs up. Vlog ni Kosa sa ating YouTube channel. Pagdating sa kotse, mas maganda na yung original ang bilhin nyo kaysa sa mga OEM kung may budget sa matko kayo. Kasi ganun din, kung peke ang bibilhin, mura, gagastos ka lang ulit. Proven and tested na po. Ginawa ko na rin po yun. Yan, resibo, syempre. Legit KYB. Mayroon silang resibo. Sales invoice. Nagyan na lang yung mga products dyan. Check natin yung receiver niya. Strap. Rack end. Stock mount. Tie rod. Yeah. Oh, meron siyang itemized sales invoice with prices. KYB Philippines lang malakas. Baka naman. This video is not sponsored by the way. Pero unbox lang natin siya. Kasi first time natin gumamit ng KYB products sa sasakyan. Kasi all stock genuine parts to ng Hyundai. Magpapalit tayo ng KYB. Okay guys, ngayon. Unbox naman natin yung KYB front shock absorber for Hyundai Tucson. Guys, check natin ang first sales invoice. This is one KYB. One piece strut asi. So again, 6 to 92. Yan. So may discount na tayo.
Kaya, thank you, KYB Philippines. Ito natin yung items, medyo mabigat pa. KYB Gas Shock Absorber. Ayan. XLG. Yan. So, ang compatible sa yung Dayton is XLG. Yan, KYB. Again, advice ko po sa mga mapapayos ng shock absorber, gawin nyo itong ginawa kong diskarte, okay? So, ginawa ko, nag-search ako ng maigi sa aking sasakyan kung ano yung, tama talaga. And then after that, ako mismo yung bumibili ng materyales. Nagahanap ako overnight sa online, sa Google, sa Facebook, sa Lazada, sa lahat. Then, dinodouble check ko yung legit ba or hindi, original ba yung product or hindi. Then after ko makabili sa mga legitimate store, ako lang ang nagpapa-install sa mga kasa tulad ni Motec. Si Motec naman hindi masyado kamahalan, saktuhan lang. So, make sure lang na alam mo yung product na ipapagawa mo sa kanila. Diba? So, mas okay yun kaysa punta ka ng shop, tapos sira na titingin ng sira, lahat-lahat, everything. Mas maganda pa rin, alam mo yung kotse mo at yung sira ng kotse mo para hindi lumaki yung gastos mo. Alright? From KYB Philippines, XLG. Made in Japan. Okay? So, Japan brand ang KYB. Made in Japan. XLG KYB. Gas shop absorber. Kuha tayong thumbnail. Yan. Tignan na natin to mga tol. And so original KYB shock mounting suspension kit. Yan for Hyundai Tucson. Pogi. Yan. Siyempre mas maganda bago. Kasabay na. Kasi ano eh, yung shock absorber ko is KYB. So dapat compatible yung shock mounting niya. Kaya bumili na ako ng KYB. Alam ko, pwede mo naman gamitin yung stock mo. Kaso, mas maganda yon kung genuine na yun day 2 sundin yung shock absorber. KYB yung kinuha kong shock. Kaya nagbalitan ako na shock mounting with bearing. Okay? Ayos, solid. Then, yan. So, lahat KYB guys. Original products from Japan. Okay? Yan. So, salamat. Itutuloy natin yung vlog kapag nasa installation na tayo sa Motec. Yan, let's go. Yon, so pupunta na tayo ngayon sa Motec. Good morning, mga tol. 8 AM. On the way tayo sa Motec para ipaayos yung ating ipa-install yung mga binili natin from KYB Philippines. Sa Motec. So, katapos lang natin mag-sign ng job order. So, ang total na binayaran ko sa labor is 3,100 lang. 3,100. Kasama na lahat yon. Install ng shock absorber, shock mounting, tie rod, rack end. So, 3,100. Total nun is 16,100 pesos. Lahat ng expenses natin. Para sa Hyundai Hyundai Tucson. Ayan ang dumarating na ibang mga customer. Buti na lang maaga tayo. Nasimulan ka agad. So ibig sabihin, maaga tayo matatapos.
tol, bigyan ko na rin kayo ng heads up dun sa mga prices, sa mga links kung saan ko nakuha yung mga original parts from our Hyundai Tucson front assembly suspension, yung mga shock absorber, tie rod, rack end, yung shock mounting kit with bearing. So nakuha natin siya sa KYB Philippines sa Lazada flagship store. Ayan, doon ko po siya nakuha. Ilalagay ko yung link sa description nitong video na to. So check nyo na lang yung description. Pwede kayo mag-comment pag may mga tanong kayo. And then yung prices, 13,000 yung total ng lahat. Kasama yung front shock absorber pangharap, pares. Tie rod, rack end, pares. Shock mounting with bearing sa harap, pares. Yun, 13,000. Ang mahal lang doon, hindi mamahal yung shock mounting na KYB na may bearing. 2,000 kasi isa nun. So, dalawa, 4,000. Diba? Kailangan ko siyang palitan sama-sama kasi para isang assembly lang lahat KYB. Diba? Kasi kapag shock absorber lang, okay naman. Kaso, nakita nung mekaniko sa Motec, nung pinasilip ko, and nakita ko rin naman, napalitin na yung tie rod tsaka rack end. Kasi 12 years old naman na yung kotse. Hindi pa nga dapat masisira daw kung hindi lang nalulubak ng nalulubak dito sa Bulacan. Diba? Pero yun nga, KYB Store Philippines, dun tayo bumili sa Lazada store. Yan, so check nyo yun guys sa mga naka-Hyundai Tucson. Yan, so ang nalis mo dun is yung tubo ng mga car shop dun sa mga parts. So labor lang ang babayaran mo. Hindi naman bawal yun. Diba? Sadyang rumikta ka lang dun sa source. Diba? Sa source ng mga parts. So ang tubo mo isa lang dun lang sa nabibenta ng parts. Hindi na tinubuan ng mga kasa dahil kapag dun ka bumili sa kanila, bibili din nila yan sa mga suppliers. Tapos tutubuan nila. Which is ganun talaga ang business. Pero mas maganda, mag-search ka ng maigi. Diba? So gaya nito, isa yung day 2, so bumili ako sa Lazada. Pero sa KYB, online store talaga siya. So, sulit kasi may warranty at the same time, legit.